Okay, so we are done in preparation of income statement and also tapos na rin tayo dito sa preparation of statement of changes in owner's equity. So, yung pinaka-recent nating topic is about dito sa statement of changes in owner's equity. So, ano meron dito sa statement of changes in owner's equity? Pag sinabi natin statement of changes in owner's equity, dito natin makikita yung movement or yung changes sa capital ng may-ari. So, ang makikita natin sa statement of changes in owner's equity is capital, drawings, net income, or net loss. So, yan yung tatlong yan yung makikita natin sa statement of changes in owner's equity. So, yung capital natin, minus natin yung drawings. So, bakit natin minus yung drawings? Kasi, di ba sabi natin kapag may withdrawals or nag-withdraw yung owner, anong effect sa capital yan? Decrease. Kaya natin minus yung drawings. Now, sa example natin, based dito sa income statement, meron tayong net income. Now, i-add natin yan dito sa statement of changes in owner's equity. So, bakit natin i-add yan? Kasi net income, kinita mo yan. Okay? Pero kapag net loss naman, halimbawa, na-compute mo dito sa income statement, net loss. So, yung gagawin natin, yung net loss is i-minus natin dito. Bakit natin i-minus yung net loss? Kasi nga, loss siya. Loss. So, ibig sabihin, ang effect niyan sa capital, since may loss ka, deduction yan or decrease yan sa capital. That's why i-minus natin. So, again, yung drawings, i-minus yan kasi deduction yan sa capital. Yung net, kapag net income naman, i-add mo yan sa capital. Pero kapag net loss, i-minus natin. Okay? So, para makompute natin yung total owner's equity, tsaka yung capital natin, yung tsaka mo capital, i-minus mo doon yung drawings. Okay? Tapos, ito total natin. And then, i-add natin kung net income and i-minus naman natin kapag net loss. So, kapag kinompute natin yan, ito na yung total owner's equity. So, ito na yung pinaka-capital ng may-ari or ng owner. Now, since tapos na tayo sa income statement, tapos na rin tayo sa statement of changes in owner's equity, ang next na financial statement na gagawin natin ay balance sheet or statement of financial position. Okay, again, ang topic natin for this time is balance sheet or statement of financial position. So, itong balance sheet, statement of financial position, iisa lang yan. Okay, anong pinapakita naman dito sa ating balance sheet or statement of financial position? So, based dito, balance sheet or statement of financial position, it shows the financial condition of the company. So, anong ibig sabihin ng financial condition? Dito daw sa balance sheet na to, makikita natin yung financial condition ng isang business. So, anong ibig sabihin ng financial condition? Ang ibig sabihin yan, financial health or financial status ng business. So, bale, ang makikita natin sa balance sheet, assets, contra assets, liabilities, equity. Okay? So, dito, sa balance sheet na to, since pinapakita dito yung ating financial health or financial status or financial condition nga, ibig sabihin, dito natin malalaman kung magkano na yung assets or ari-arian ng business, magkano na yung liabilities or yung utang ng business or ng company. Okay, dito natin yung makikita sa balance sheet or statement of financial position. When we say financial condition, financial status, or financial health ng business. Now, so, gawin na natin yung ating financial statement na balance sheet. So, same pa rin, same as with other financial statement or financial reports. Kapag gagawa tayo ng balance sheet, syempre financial statement yan, dapat may headings. Okay? Ang headings niya, same din. Name ng company. Tapos, yung pangalawang line,
kung anong statement yung ginagawa mo, since balance sheet yung ginagawa natin, ilalagay natin balance sheet or statement of financial position. Pero dito sa date natin, ilalagay natin as of December 31, 21A. Okay? Ang ilalagay natin sa date under ng balance sheet is yung specific period or specific date kung kailan natin ginawa yung financial statement. Again, dito sa balance sheet natin, kapag sa date yung pinag-uusapan, ilalagay natin yung pinaka-specific date kung kailan natin ginawa yung financial statement. Kaya, nakalagay dito, as of. Okay, tandaan nyo ha, dito sa balance sheet lang tayo gumagamit ng as of. Now, anong makikita natin sa balance sheet? Ang makikita natin sa balance sheet ay assets, okay, liabilities, and owner's equity. Now, saan natin kukunin yung mga ilalagay natin dito? Siyempre, gaya ng ginawa natin from our last example, from our last financial statement, sa income statement at saka sa owner's equity, kukunin natin yung mga data na ilalagay dito, saan natin kukunin? Doon sa worksheet na ginawa natin. Okay? So, especially dito sa adjusted trial balance column ng worksheet. So, dito natin kukunin yung mga datas na ilalagay dito. Okay? Kaya mahalaga talaga na gumawa tayo ng worksheet. Now, unahin natin yung assets. Okay? Compute na natin yung balance sheet or yung statement of financial position. So, unahin natin yung assets. Now, unahin natin yung current assets. Always nauuna yung current assets. Okay? Now, based dito sa ating adjusted trial balance, kailangan natin kunin yung mga current assets muna. Okay? So, cash, current asset to. So, ilalagay natin siya dito. Cash. So, magkano yung cash natin? 30,000. Okay? Next. Account receivable, ang account receivable, it is an asset. Okay? Account receivable is a current asset. So, ilalagay din natin siya dito. Account receivable. So, magkano yung account receivable natin? 55,000 pesos. Okay. Now, sorry. Okay, 55,000 pesos. Now, bakit may less dito? Kasi kapag pinag-uusapan natin yung account receivable, meron yang contra-asset. Again, pag pinag-uusapan natin yung accounts receivable, meron yang contra-asset. Ano yung contra-asset niya? Allowance for bad debts. Ang ibig sabihin ng allowance for bad debts, ito yung portion kung saan ito yung mga account receivable na uncollectible or hindi na natin makokolekta. So, maghanap tayo ng allowance for bad debts dito. So, hahanapan natin if yung account receivable may contra-asset. Kapag walang contra-asset, hayaan lang natin siya dyan. Pero kapag may contra-asset siya, kailangan natin i-minus yung contra-asset niya. Again, yung contra-asset ng account receivable is allowance for bad debts. So, hanapin natin yung allowance for bad debts. So, ito. Okay? So, merong allowance for bad debts. So, ibig sabihin, yung account receivable natin na to, meron siyang contra-asset, which is yung allowance for bad debts. Pero kung wala namang allowance for bad debts, hayaan nyo na lang yung account receivable dyan. Okay? Hindi nyo na imaminus or hindi nyo babawasan yung account receivable kapag wala siyang contra-asset na allowance for bad debts. Pero sa example natin, may contra-asset yung account receivable natin. Ito, allowance for bad debts. So, ang gagawin natin, kapag may contra-asset siya, which is allowance for bad debts, okay, ima-minus natin yun. So, magkano yung amount niya? 8,250. Okay? So, yan.
i-minus natin to. Again ha, tandaan natin, kapag pinag-uusapan natin yung account receivable, meron niyang contra-asset. Ano yung contra-asset niya? Allowance for bad debts. So kapag meron siyang contra-asset, i-minus natin yun. Okay? I-less natin yun. Pero kapag ang account receivable, tinignan natin dito sa adjusted trial balance natin, wala namang allowance for bad debts or wala namang contra-asset, hahayaan lang natin yung account receivable. Okay? As is na siyang 55,000. Pero since, sa example natin, meron siyang contra-asset na allowance for bad debts, kailangan nating i-minus yan. So, 55,000 minus allowance for bad debts na 8,250. So, ito na yung sagot. Okay, 46,750. Ito na yung balance ng account receivable natin. Hindi na 55,000. Okay, next, maghanap pa tayo ng current assets. So, balik tayo dito sa worksheet natin or sa adjusted trial balance. So, cash, tapos na to. Account receivable, tapos na yan. Note receivable. Kaso itong note receivable short term. Since itong note receivable is short term, under siya ng current asset. So, isusulat din natin siya under ng current asset. Notes, receivable, short term. So, how much yung note receivable natin? 30,000. Okay? So, lagay natin. Next. Hanap pa tayo ng current asset. Prepaid supplies, ay prepaid insurance. Diba pag sinabi nating prepaid insurance, advance payment mo yan sa insurance. So, since advance payment siya, pag sinabi nating prepaid, it is a current asset. So, itong prepaid insurance, isusulat din natin sa current asset. Kasi current asset siya eh. Prepaid insurance. So, magkano yung prepaid insurance natin? 3,000. Okay? So, lagay natin. Next, laundry supplies. Ang laundry supplies natin, it is a current asset. Okay? Supplies yung pinag-uusapan natin, current assets yan. So, ilalagay din natin siya dito sa current assets natin, dito sa balance sheet. Laundry supplies. Okay? So, magkano yung laundry supplies natin? 3,000. So, ilagay natin yung amount. 3,000. Now, laundry equipment. Itong laundry equipment, asset to. Pero, hindi siya classified as current asset. Diba, equipment, magagamit mo to more than 1 year. So, hindi siya classified as current asset. Ika-classify natin tong laundry equipment as non-current assets. So, hanap pa tayo kung may asset pa dito, current asset especially. So, accounts payable, notes payable, liabilities to. Tsaka mo capital, capital yan, drawings to. Tapos na tayo dyan. Laundry revenue, income yan. Taxes and licenses, utilities expense, rent expense, lahat to, expense. Okay, so hindi yan ililipat, di yan kasama sa balance sheet. Laundry supplies expense, expense yan, di yan kasama. Bad debts expense, hindi yan kasama kasi expense yan. Allowance for bad debts, nasulat na natin siya dito. Okay? Depreciation expense, hindi din kasi expense siya. Accumulated depreciation, kaso ito, accumulated depreciation to ng laundry equipment. Okay? So, hindi siya kasama dito. Kasi contra asset siya eh. Okay? Next, insurance expense. Insurance expense, hindi kasama kasi expense yan. Utilities payable, hindi din kasi liabilities to. Interest expense, hindi kasi expense yan. Interest payable, liabilities. Interest receivable. Itong interest receivable, it is an asset. Okay? Interest receivable is a current asset. Okay?
So, ilalagay din natin siya dito since current asset siya. Interest receivable. Okay. So, magkano yung interest receivable? 2,400. So, sulat natin yung amount. Now, dapat make sure ng dapat i-make sure natin na dapat lahat ng current assets na nandito sa adjusted trial balance natin na ilagay na natin dito under ng current assets. Okay? Now, compute na natin yung total current assets. Now, pag tinanong kayo sa exam or pag tinanong kayo sa quiz, how much is the total current assets? Para makuha natin or para makompute natin yung total current assets, lahat ng current assets natin dito, i-add lang natin. Yun na yung sagot. Okay? Pero take note tayo dito ha, sa account receivable. Again, sa account receivable, kapag wala siyang contra asset na allowance for bad debts, hayaan nyo na lang yan. Okay? Pero kung yung account receivable natin is merong contra asset, which is yung allowance for bad debts, ima-minus natin yun sa account receivable. Okay? Kukumpute natin yun. Kaya dito sa example natin, meron siya, minus natin. Okay? So, again, para makumpute natin yung total current asset, simply, i-add nyo lang or i-plus nyo lang lahat ng current assets doon sa trial, sa adjusted trial balance natin. Okay? So, i-total natin to. So, ito, plus to, plus note receivable, plus prepaid insurance na 3,000, plus 3,000 laundry supplies, and 2,400 interest receivable. So, magkano yon? So, total natin lahat lang to. So, yung total current assets natin, okay, yung total current assets natin ay 115,150. Okay? Now, punta na tayo ngayon sa non-current assets. Okay? So, tignan natin ulit yung adjusted trial balance natin sa worksheet. So, hanapin natin dito yung non-current assets. Ang non-current assets lang naman natin dito is yung laundry equipment. Okay? So, kailangan ha, alam nyo mag-classify if asset ba to, cash liabilities ba ito, capital ba to, drawings ba to, okay, para masagutan natin yung financial statement. Ha? Okay? So, laundry equipment, asset to. Pero itong laundry equipment, since matagal mo siya magagamit, makaklassify natin siya as non-current assets. Okay? Laundry equipment. Okay? So, yung laundry equipment is a non-current asset. So, magkano yung laundry equipment? 98,000 pesos. So, lagay natin yung amount. Now, bakit may less dito? Ay, mali yung spelling. Laundry dapat to. Ito din. Okay. Now, bakit may less dito? Tandaan natin, di ba yung mga properties, plant and equipment, lahat ng yan nagde-depreciate? Okay? So, since itong mga non-current assets natin na to o itong mga properties, plant and equipment na to is nagde-depreciate, malamang meron yang contra-asset na accumulated depreciation. Okay? So, again, kapag ang pinag-uusapan natin is non-current asset, especially yung mga properties, plant, and equipment, titingnan natin if may contra-asset siya. Ano bang contra-asset ng mga properties, plant, and equipment? Ang contra-asset nila is yung accumulated depreciation. So, hanapin natin muna kung merong accumulated depreciation or merong contra-asset dito yung laundry equipment. Okay? So, kapag meron, kailangan natin i-minus yan dyan sa laundry equipment natin.
So, hanapin natin kung may accumulated depreciation. Okay, wala. Dito sa baba, ayun. Merong accumulated depreciation. Okay, again ha, ulitin ko lang. Kapag ang pinag-uusapan natin ay mga non-current assets, especially mga properties, plant, and equipment, tignan muna natin if meron silang contra-asset. Ano bang contra-asset ng mga properties, plant, and equipment? Ang contra-asset nila is yung accumulated depreciation. Okay? Pag walang accumulated depreciation, wala tayong ima-minus kasi walang contra-asset eh. As if lang 98,000 yan. Pero, kapag yung properties, plant, and equipment natin, gaya ng laundry equipment, is merong accumulated depreciation or contra-asset na accumulated depreciation, laundry equipment, ito yun, no? Ima-minus natin yan. Okay? So, i-less natin yung accumulated depreciation, laundry equipment. Okay? So, again, bakit natin minus yung accumulated depreciation laundry equipment? Kasi nga, yan ay contra-asset. Contra-asset ng properties, plant, and equipment. So, kailangan natin i-minus yun. So, magkano yung accumulated depreciation natin? 5,716.67. Now, since wala na tayong non-current assets, ang gagawin na natin is kukumpute na natin yung total non-current assets. Okay, pag tinanong kayo sa exam or kapag tinanong kayo sa quiz, how much is the total non-current assets? Ang gagawin nyo lang, i-add nyo lang lahat ng non-current assets. Yun na yun. Yun na yung sagot. Pero kapag pinag-uusapan natin is properties, plant, and equipment, tignan nyo muna kung meron siyang contra-asset na accumulated depreciation. Kapag meron siyang contra-asset na accumulated depreciation, ima-minus natin yon. Okay? So, since dito sa example natin, isa lang naman yung non-current asset natin, tapos meron siyang contra-asset. So, itotal na natin. Ito, minus to. Okay? So, yung total non-current assets natin is 92,283.33. So, yan yung total non-current assets. Now, paano natin kukumputin itong total assets? Okay? Dito kasi sa total current assets, para makompute mo itong total current assets na to, i-add mo lang lahat ng current assets. Okay? Kapag non-current assets naman, add mo lang lahat ng total, i-add mo lang lahat ng non-current assets. Yun na yung sagot. Now, kapag tinanong sa inyo, how much is the total income? Ang formula natin para makompute natin yung total asset is total current assets plus total non-current assets. Okay? So, yun yung total assets natin. Again, pag sinabi nating total assets, paano makukumpute yan? Makukumpute natin yung total assets by adding total current assets and total non-current assets. So, pag plus nyo lang yung current at saka yung non-current assets, yun na yung total assets. Okay? Basta, be alert lang tayo if ever merong may mga contra-asset. Okay? Kapag may contra-asset, ima-minus natin yan sa respective asset. Gaya nito, allowance for bad debts. Contra-asset yan ng account receivable. Yung accumulated depreciation naman, ito, contra-asset to ng mga properties, plant, and equipment. So again, kapag may contra-asset, ima-minus nyo lang yun. Now, tapos na tayo sa assets. Yung total assets natin is 207,433.33. Ngayon, gawin naman natin yung liabilities and owner's equity. Okay? Di ba kasi,
ang makikita natin sa assets, anong makikita natin sa statement of financial position or balance sheet? Ang makikita natin sa balance sheet or statement of financial position, assets, contra assets, liabilities, and equity. Okay? Now, gawin na natin to. Itong liabilities and equity. So, ito yon. Now, okay, ito yung portion natin ng liabilities and owner's equity under ng balance sheet. Now, unahin muna natin yung ating current liabilities. Okay? So, dito sa ating adjusted trial balance, hanapin natin dito yung mga current liabilities. So, ito, itong cash, account receivable, note receivable, prepaid insurance, laundry supplies, laundry equipment, lahat to assets. Okay? Nalagay na natin yan dito. Itong accounts payable, liabilities to. So, accounts payable is a current liabilities. So, isusulat natin siya dito. Okay? Under ng current liabilities. Accounts payable. So, bakit nandito yung accounts payable? Kasi, current liability siya. Okay? So, magkano yung accounts payable natin? 2,800. So, lagay natin yung amount. So, maghanap pa tayo ng mga current liabilities. So, itong notes payable, long term. Pwede ba itong ilagay as current liabilities? Itong notes payable, long term? Pwede ba ito sa current liabilities? Ang answer ay hindi. Okay? Hindi. Itong notes payable, long term, hindi siya current liabilities. Though, liability siya, pero itong notes payable long term natin, since long term yan, under yan ng non-current liabilities. Okay? So, kapag nakita nyo, notes payable long term ha, non-current liabilities yan. Pero kapag short term, ilalagay natin siya dito sa current liabilities. Okay? Pero since long term siya, di natin siya ika-classify as current. Kasi itong long term is non-current liabilities. So, hanap pa tayo ng current liabilities. So, capital, drawings, di naman yan liabilities. Revenue, hindi yan liabilities kasi income to. Taxes, licenses, rent expense, utilities expense. Hindi siya liabilities kasi expenses yan mga yan. So, asan pa ba dito yung mga current liabilities? Laundry supplies, expense, expense yan. Bad debts expense, expense. Allowance for bad debts, contra asset to. Depreciation expense, expense yan. Accumulated depreciation, long term. Accumulated depreciation, laundry equipment, I mean. Hindi siya liabilities kasi itong accumulated depreciation, accumulated depreciation, laundry equipment, contra asset din to. Insurance expense, expense to. Ito, utilities payable. Pag sinabi nating utilities payable, utang to. Okay? Bill natin sa kuryente, bill natin sa tubig na hindi pa natin nababayaran, utilities payable. So, itong utilities payable, liabilities to, under ng current liabilities. So, utilities payable. Kaya natin ilalagay dyan. Kasi itong utilities payable, it is a current liability. So, magkano yun? Utilities payable ay 20,000. So, sulat din natin. Next. Meron pa bang liabilities under ng current liabilities? So, utilities payable, tapos na. Interest expense, expense to. Interest payable. Okay. Utang natin to, payable. Interest payable. Mga interest na hindi pa natin nababayaran. So, interest payable is also a current liabilities. So, lagay natin siya dito. Interest payable. Okay. So, magkano yung interest payable? 300. Okay.
So 300 'yon. Now, since interest income, income to, hindi siya kasama, tapos na natin yung current liabilities. Okay, ang current liabilities lang natin dito sa ating worksheet ay accounts payable, utilities payable, interest payable. So, ito lang yung ating current liabilities. Now, compute na natin yung total current liabilities. So, paano natin makukompute yung total current liabilities? Siyempre, ganun lang din, i-plus nyo lahat to. Okay, again, para makompute natin yung total current liabilities, i-add nyo lang lahat ng current liabilities. So, total natin. So, accounts payable na 28. Tapos, i-add din natin yung utilities payable na 20,000. And i-add din natin yung interest payable na 300. So, magkano lahat yon? So, yung total current liabilities natin ay 23,100. Okay? Next. Tapos na tayo sa current liabilities. Na-compute na natin lahat ng current liabilities. Ang gagawin naman natin is kukumpute natin yung total non-current liabilities naman. So, dito sa worksheet natin, sa adjusted trial balance dito, ang ating non-current liabilities, isa lang. Ano yun? Itong notes payable long term. Okay? Okay? Itong notes payable long term, liabilities to, since long term siya, under siya ng non-current liabilities. Okay? So, tignan natin kung meron pang non-current liabilities. So, wala nang payable eh. Interest payable kasi sa current na yan. Utilities payable sa current na yan. So, saan pa dito may payable? Accounts payable, current din to. So, ito lang talaga. Notes payable long term. Ito lang yung non-current liabilities. So, sulat natin. Notes payable short term. Ay, long term pala, sorry. Long term siya. Okay. Since long term siya, non-current liability siya. So, magkano yung notes payable long term natin? 30,000. Okay. Now, meron pa bang non-current liabilities? Di ba wala nang non-current liabilities? So, ito na mismo, since wala na, isa lang, okay, ito na mismo yung current liabilities natin. 30,000. Okay? So, pag pinakompute sa inyong halimbawa ang question, how much is the total non-current liabilities? Para makompute natin yung total non-current liabilities, lahat ng non-current liabilities ng business, i-add nyo lang. Pero since dito, isa lang naman yung non-current liabilities, notes payable long term, ito na mismo yung total non-current liabilities natin. Now, ang next na i-compute natin is yung total liabilities. Okay? So, ang kukumpute natin ngayon ay total liabilities. So, yung na-compute natin kanina, current liabilities and non-current liabilities. Now, para ma-compute natin yung total liabilities, ang gagawin natin, para ma-compute natin yung total liabilities, itong current liabilities natin na 23,100, ipa-plus mo yung total non-current liabilities na 30,000. Okay? So, kapag pinag-add ko yung current liabilities na 23,100 and in-add ko rin yung non-current liabilities na 30,000, I mean. So, yung total liabilities natin, 53,100. So, yung utang ng business ay 53,100.
Okay? Now, total owner's equity. Actually, itong total owner's equity natin, hindi na natin kukumpyutin. Kukunin na lang natin yung sagot. Pero saan natin kukunin? Di ba kanina, gumawa tayo ng statement of changes in owner's equity? Di ba ito yon? Statement of changes in owner's equity. Dito sa statement of changes in owner's equity, na-compute na natin yung total owner's equity. Ito yon, 154,333.33. So, itong sagot na to, 154,333.33, yan yung ilalagay natin dito sa total owner's equity. Okay? So, lagay natin 154,333.33. Okay? So, kapag hindi natin kinumpute itong statement of changes in owner's equity, hindi natin makukumpute itong balance sheet. Okay? Kasi kailangan natin yung amount ng total owner's equity eh. O diba? Saan natin nakuha yung sagot na total owner's equity? Doon sa kaninang ginawa natin na statement of changes in owner's equity. So, itong total owner's equity na nakumpute natin na to, yan yung ilalagay natin dito sa total owner's equity. Now, compute na natin yung total liabilities and equity. Okay, magkaiba yung total liabilities, magkaiba yung total owner's equity, magkaiba naman yung total liabilities and owner's equity. Dito kasi sa total liabilities and owner's equity, ang gagawin natin dito, i-add natin yung total liabilities and total owner's equity. Ia-add natin yung total liabilities and ia-add natin yung total owner's equity. Kaya nga sinabing total liabilities and owner's equity. So, again, add lang natin yan. So, para makompute natin yung total liabilities and owner's equity, simply add mo lang yung total liabilities na to na 53,100. I-add mo lang siya dyan sa total owner's equity na 154,333.33. Now, kapag kinumpute natin yan, ang sagot, 207,433. And take note, dapat sa balance sheet natin, okay, under ng balance sheet natin, dapat yung total assets natin and yung total liabilities and owner's equity natin na to, dapat pareha sila ng balance. Okay? Itong total assets natin na to, and itong total liabilities and owner's equity na to, dapat same sila ng balance. Eh. Kaya nga sinabing balance sheet. Okay? Again, kapag sa balance sheet yung pinag-uusapan, dapat yung total assets mo na ito, dapat pareha sila ng balance or same sila ng amount dito sa total liabilities and owner's equity. So dito, pareha sila ng balance, 207,433.33. So dyan natin ma-apply or dyan natin mabe-verify yung accounting equation. Ano ba yung accounting equation natin from last sem? Di ba yung accounting equation natin? Assets is equals to liabilities plus owner's equity. Okay? So, di ba ito yung accounting equation natin last semester? Asset is equals to liabilities plus owner's equity. So, tignan natin yung balance sheet o yung total assets mo, 207,433.33. Same yan dapat ng balance mo or equal din dapat yan kapag pinag-plus natin yung liabilities and owner's equity.
Okay? So, yun lang yung ating statement of financial position or balance sheet.